Hello guys! Magandang gabi ng Sunday sa inyong lahat. Kumusta naman ang inyong Sunday? Yan! Sige, maghintay tayo ng mga manonood. At may mga ilang katanungan lang ako sa inyong lahat. Ito ay sa lahat ng nandito sa akin na nagfa-follow sa aking Facebook na friends ko. Yan, dito sa Facebook. At may katanungan lang ako sa inyo. Yan, at nakalagay diyan sa taas yung aking katanungan. Naniniwala ka ba na you deserve a better life? So yan, sige, comment ka sa baba kung naniniwala ka na you deserve a better life. Comment, naniniwala ako. Yan, so si Grace, nandi dito. Kumusta ka si Grace? Comment ka sa baba. Kumusta ka? Sabihin mo sa akin kung kumusta ka na ngayon kasi hinahanap kita last time sa ating live webinar, no? So, itatanong ko sa iyo kung ano na yung iyong mga nagawa, no? At if I'm not mistaken, ay na-likes ko yung iyong page, no, na ginawa. So, sige nga, comment ka sa baba kung ano na yung iyong mga nagawa sa iyong ano, sa iyong home online business. Paki-comment sa baba, no? Si Cheryl Kin, yan, kausap ko lang kanina kasi sineshare ko sa kanila yung mga dapat naming gawin, no, para ma-power up na talaga, para makasama ko sila sa taas, no? So, sino ang naniniwala? Comment sa baba. Hindi ba kayo naniniwala na you deserve a better life? Sige nga, comment sa baba. Tingnan ko kung sinong naniniwala na I deserve a better life, na you deserve a better life. Kasi kung hindi kayo naniniwala, sinong maniniwala na you deserve a better life? Yan, si Cheryl Key, naniniwala daw 100%. So, yan. So, comment sa baba kung naniniwala ka na you deserve a better life. At kung hindi ka naniniwala, comment ka rin sa baba na hindi ka naniniwala at tell me bakit hindi ka naniniwala. Sige. Yan. Okay? So, may 3 million akong nanonood, no? So, today is Sunday, no? Yes, agree. Okay, Mami LB, good evening, Coach Lou. Sabi niya, Mami LB, naniniwala ka ba na you deserve a better life? Yan, comment sa baba kung naniniwala ka. At may isi-share ako para sa inyong lahat. Kung mapapanood mo ito, no? At sige, yan. Si Coach Lou ay nakapag-shower na, galing ako sa labas, at ako ay nag-pick up ng mga pa-order ko, ng order ko, yan. So, si Coach Lou ay walang sinasayang back on the, ano na naman ako sa pal, ano namin, no? So, ayan, sige nga, comment sa baba kung sino ang naniniwala. Naniniwala ka ba na you deserve a better life? Kung hindi ka naniniwala, let me know bakit. At kung naniniwala ka, let me know also. Comment sa baba. Na, eto yung masasabi ko kung hindi ka naniniwala na you deserve a better life. So, sino sa palagay mo ang maniniwala sa iyo na you deserve a better life? Okay? So, ngayon, isi-share ko lang ito guys sa inyo. No? Bawat isa sa atin ay deserve a better life. Okay? Yan yung paniniwala ko. Yan yung alam ko. Okay? At naniniwala ako na lahat tayo ay deserving talaga na magkaroon ng magandang buhay, ng magandang future. Okay? Pero ang iba sa atin ay dahil sa kakulangan ng belief sa sarili, ng confident sa sarili. So, yung self-belief nila, no, ay wala sila noon. Kaya kahit ando doon na, nasa kanila na yung tipong may kakayahan, no, pero dahil kulang sa paniniwala sa sarili na they deserve a better life. Kaya, binabaliwala na lang. Okay, hi Coach Lou. Continue na marketing pa rin po on my page. Okay, Sisi. Yan, Sisi Grace, no? And also, you can share that sa iyong wall para maraming makakita ng iyong business, no? Yung mga kaibigan mo na nasa wall, nakikita nila from your page to your wall para malaman nila yung ginagawa mo, yung business mo. No? And then at the same time, napagka nakita ka nilang, alam mo yun, nagpo-promote ka ng iyong
na yung negosyo ay maaring sila ay magtanong sa'yo na paano mo ginagawa yung negosyo mo, Sisi Grace, something like that, no? And then, who knows, di ba? Magkagusto rin sila sa ginagawa mong negosyo. So ako, talagang naniniwala talaga ako na I deserve a better life. But hindi naman darating yung magandang buhay kung ito ay wala tayong gagawin. Okay? Kailangan nating may gawin tayo. Okay? Para, kumbaga, yung magandang buhay, guys, ito yung tatandaan nyo, ha? Yung magandang buhay, bawat isa sa atin, may nakalaan na talagang magandang buhay. Okay? All we have to do is kukuhanin lang natin ito. Okay? All we have to do is to work it out para makuha talaga natin, kasi nasa kabila lang siya nung doubt natin sa sarili natin, sa paniniwala natin, sa katamaran minsan natin. Alam niyo yun, di ba? So, guys, I have been there, no? At tsaka, yun nga, hindi agad dumating yung magandang opportunity na meron tayo ngayon. So, kaya, kumbaga ay, hindi pa naman huli para sa ating lahat. Hindi pa rin huli para sa akin. I'm only 45 going to 46 years old na. At nung makita ko ito ay, I think 43 ba yun? Oo, 43 years old ko nakita itong negosyo natin. And hindi, kasi even before, guys, ay naniniwala na talaga ako, no? Na I deserve a better life. Hindi pa lang talaga dumarating yung tamang pagkakataon at talagang dumating yung time na ako ay down na talagang parang hindi ko nakakayanin, no? Na ganun na lang yung buhay ko. And at the same time, guys, dito na ako tumanda sa Hong Kong. Kaya sabi ko, kailangan ko na talagang magkaroon ako ng matatawag ko na life-changing, no? And then yung, kumbaga yung life transformation. And yun, kung ako ay hindi naghanap, guys, ng magandang opportunity, kung ako ay nag-stick lang ako sa aking isip na maghihintay na lang ako, no? Wala akong gagawin. Yung bang I deserve a better life, pero maghihintay ako sa tamang oras, no? All we have to do, guys, we know that we deserve a better life, pero there's no such things na right time. Okay? Merong, ganito yun, ikaw yung gagawa ng tamang oras. So, nung 43 na ako, 42, mga ganyan, 42, nag-umpisa na akong maghanap ng opportunity. Kasi sabi ko, gusto kong 45 ay talagang ako'y makapag-for good na. No? Gusto ko na talagang makapagpabago. So, nung una, guys, ito yung isasabihin ko rin sa inyo. I think hindi ko pa ito nasasabi, no? Gusto ko lang talagang nung ako ay naghahanap ng opportunity, gusto ko lang talagang mabago yung buhay ko, guys. Kaya gusto kong kumita, gusto kong matupad yung aking mga pangarap, gusto kong makapag-travel sa kung saan-saan lugar. Pero hindi dumating, guys, sa isip ko na hindi sumagi sa isip ko na kung ano yung meron ako. Hi, Sisi Ning from Canada. Yan. Hindi, guys, pumasok sa isip ko na i-share ko kung ano yung meron ako, no? And yun nga, sabi ko, parang ako, gusto ko lang talagang kumita, gusto kong mabago ang buhay ko, gusto kong mabili yung mga, yung lupa na gusto ko, yan, yung mga ganyan, makabili ako ng bahay ko, no? Kasi noon, kahit lupa sa paso, wala ako. So, sabi ko, I know I deserve a better life, pero hindi ko ito makukuha kung wala akong gagawin. So, hanggang sa yung dumating yung time, yun yung turning point ko talaga, guys, yung money turning point ko, na talagang 18 years na akong walang pera, lubog sa utang, and then sabi ko, kailangan na talagang ng pagbabago,
No, alam niyo yun, sino yung nakaranas sa inyo na talagang nangutang, no, sanglang pasaporte, guys. Sa usong-uso yan dito sa Hong Kong. Ranas ko yan, guys. Okay? And wag nyo nang i-ano yan sa sarili nyo ngayon. Kayo, mga bata pa kayo. Yan, lalo na ang team ko, no? Yung nanonood siguro nito, no? Mga bata pa kayo, may opportunity na kayo nakikita. Wag nyo nang hayaang dumating yung time na mangungutang din kayo. Nakasangla ang pasaporte. Alam nyo yun, nakaprenda ang pasaporte ko talaga, no? And then, pagkakailangan kong umuwi, kailangan ko munang manghiram ng another pasaporte para lang maano ko, para makuha ko, gagawa ako ng promissory note o susulat ako, no? And then yun yung money turning point ko. Kaya sabi ko, hindi laging ganito. I know I deserve a better life, pero kailangan kong baguhin. Kailangan kong may gawin akong bago, okay? Para makuha ko yung better life na yon. Kasi uulitin ko, hindi natin makukuha ang isang bagay ng magically. Okay? So kung ikaw ay naniniwala talaga na you deserve a better life, so meaning you have to do something in order for you to get and to get and to have a better life na meron ka na talaga, na nasa kabila lang siya ng iyong takot, ng iyong duda, alam niyo yan. So and then yun nga, kaya nung ako ay nag-earn na, so uso na yung affiliation nga dito sa ating ano, dito sa company natin, may affiliation program na. So sabi ko, okay, so since nag-earn na ako, and then bakit hindi ko ito i-share sa mga katulad kong OFW, sa mga katulad kong maid na nandito sa Hong Kong. So nag-umpisa ako sa team ko muna, no, dun sa mga nauna kong team, and then gumawa ako ng short video about sa aking dito sa opportunity na ito. At kasi I believe na hindi lang ako dapat yung ano, hindi lang ako yung deserving. Okay? Lahat tayo, kaya nga sabi ko, lahat tayo deserving. Pero yung opportunity na yon na ini-offer ko online, gumawa ako ng video, inilagay ko sa Facebook para makita ako ng tao, para makita ako ng mga OFW dito, para makita ako ng team ko na kung nasaan sa ang bansa, ay sabi ko, they deserve a better life too, katulad ng kinagawa ko. So that is why, nung makita nyo yung video ko, team, nung makita nyo yung video ko, is for me, nakita ko talaga na yung mga pangangailangan natin, no? Kaya sabi ko, mas lalo ko pang pinagsige, mas lalo pa akong nagpursige na ilabas at i-share kung ano yung meron ako. Okay, kung ano yung meron ang company na po pwede rin magkaroon yung ating mga kababayan. At isa ka na doon, no? Isa na rin ang mga team ko, yan. So, yes, true quote, sabi niya, is by lifting up others. Yes, yes, tama yan. Kailangan yan kasi, again, sinasabi ko, lagi kong sinasabi, ang success or yung mga results ko, ito ay kaakibat ko dito, or ito ay kasama ko dito ang team ko, parte sila ng aking success, ng bawat results na meron ako, sila ay parte nito. At natutuwa akong makita sila na kung ano yung deserving ko, yung aking nakukuha ngayon, yung aking results ngayon, ay nagkakaroon na din sila, because I believe, sabi ko nga kanina, I believe na lahat tayo ay deserving na magkaroon ng magandang buhay. And my team, nakikita ko ang results nila. They deserve that. Okay? And you deserve that also. Okay? Pero kailangan mong umaksyon. Kailangan mong gawa ng paraan. Kailangan mong gayahin ang team ko, or kailangan mong gayahin kung sino yung nagpo-promote ng negosyo na nagpo-promote sa iyo. But eto lang yung take away ko, guys, no? Wag na wag kayong papasok sa mga yung mga pang-panandali ang income lamang, ha? Wag kayong papasok doon na mag-i-invest kayo, and then bahala na yung ano sasabihin sa inyo ay kikita ka na wala kang gagawin. So wag kayong papasok doon. I have been there, marami akong nawalang pera.
Okay, and see, you have been there, mga pioneer nang galing din diyan. So dahil nga gusto naming magkaroon ng income. So syempre, kami na mga action taker talaga, mga risk taker talaga, lahat ginagawa namin para magkaroon talaga ng extra income. So talagang kahit hindi namin alam, pinapasok namin. Ngayon, this is not about me anymore. This is not about my team anymore. So this is you. Okay? This is you that you deserve a better life. But, again, hindi mo makukuha ang magandang buhay kung ikaw ay mag-iintay lamang at wala kang gagawin. Okay? Everybody, each every one of us deserve a better life. Yan ang tandaan mo. But we have to do something in order for us to get that. Okay? So, kaya nung ako ay nagpo-promote ako ng nitong home online business na ito, nakikita ko, sobrang masaya ako pagka nakikita ko yung team ko na talagang, alam niyo yun, na talagang from zero knowledge, nagkaroon sila ng kanilang income, and then diyan na nagkaroon si Maybell, siya yung unang-unang affiliate ko na naka-reach ng 100K. Nag-franchise siya way back 2000, I think 2018 yon. Oo, 2018 siya nag-franchise, October 2018, nag-franchise siya ng traveling tour business. Okay, itong home online business. And then, syempre, kaya niya ako nakita kasi nga, ishinare ko ito. Kasi sabi ko noon, dapat ishare ko din ito sa mga katulad ko na naghahanap talaga ng lifetime business na po pwedeng iuwi sa pamilya, no, sa atin sa Pilipinas. So, nakita ko ni na si Mylene. Marami dito sa Hong Kong, to be honest. Marami akong team dito at sa iba't ibang bansa. And then, dito nga sa Hong Kong, si Maybell, yung unang-unang naka-reach ng 100K na as in, yun yung kita niya. October 2018, and then umuwi siya ng ano ng after 2019, siguro October, January 2019, February, I think umuwi siya, no? Basta yung 2019 nakauwi siya sa kanyang sa Pilipinas, no? Taga Kalinga Apayao siya, no? At kaya siya umuwi, eh, syempre gusto niyang magkaroon ng anak, ganyan, gusto niyang magbuo ng pamilya, kasi may asawa na siya. At yung asawa niya, naipagpatur niya dito sa Hong Kong. And sabi niya, Coach, ang dami-dami niya guys booking. And then that for me alone, sabi ko sa sarili ko, mas lalo akong nagpursige na ikalat talaga yung video ko kung saan sa ang bansa, no? Sa buong Facebook. Kasi nakita ko ang pagbabago ng bawat isa na mga nakakita ng video ko na nagtiwala sa akin. At unang-una, nagtiwala sila sa kanilang sarili at naniwala sila na they deserve a better life. Okay? So, ayan, nakauwi siya sa Pilipinas hanggang sa, ano, nandoon siya sa Pilipinas, nakakapag-booking siya. So, and then, nasundan ni na si Edna, na nakapagpatayo ng kanilang mga ano, ng kanilang sariling opisina sa Bohol. So, something na mas lalong nag-igting ang aking pagnanasa, guys, na talagang ibahagi sa lahat ng buong, like, buong mundo na merong mga Pilipino na naghahanap talaga ng magandang opportunity at naghahangad talaga ng magandang pagbabago sa buhay. And that is why I came up into this na kung naniniwala ka na you deserve a better life. Kasi I do believe na para sa iyo, naniniwala ako na you deserve a better life. Okay, dahil proven and tested ko na yan. So, sa dami ng team ko dito sa Hong Kong, nakikita ko ang mga bookings nila, ang mga results nila. Meron pa akong taga-Pakistan. Oh, marami guys, akong mga team na talagang makita ko lang na sila ay nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Ang pagbabago guys sa buhay ay hindi agad-agaran, ha? Ito ay step by step. Okay, step by step ang lahat. Hi, Sissy Mary Jane. Step by step ang pagbabago sa buhay.
Okay? Kasi the moment na ginawa mo yan, step by step, slowly, slowly, mas napifeel mo yung victory ba? Alam niyo yun? And then, habang nakikita ko sa kanila na sila ay sa pamamagitan ko, nakita nila itong opportunity na ito, ay mas lalo hanggang ngayon guys. Alam niyo yun? Kaya hindi talaga ako tumitigil kahit ilang beses akong ini-restricted ni Facebook ang aking ano, ang aking account. Talagang hindi guys ako nagpapapigil, no? Dahil naniniwala ako na there's so much people out there, there's so much kababayan natin na nangangailangan ng ganitong opportunity na meron tayo. Kaya ako ay hindi tumitigil kasi gusto ko pa silang maabot lahat. And I hope yung mga nandito sa Star Legends do the same thing. Okay? So, ayan. So, thank you so much. Comment sa baba kung naniniwala ka na you deserve a better life. So, kung hindi ka nag-comment, so I don't know. Okay? So, ayan. But anyway, it's up to you. Ako lang naman itong gusto ko lang talagang ma-share kung ano yung meron ako ngayon. No? And, yun nga. Kung gusto mo ng pagbabago, dapat may gawin kang bago. By hook or by crook. That's proven. Pero kung ikaw ay maraming excuses, your future or your blessing is something na talagang alanganin. Pero sabi ko nga, if you believe that you deserve a better life, you can do anything. I know that, okay? I had been there. And my team, nandoon sila lahat, ang buong Star Legends, no, na nagkakaroon talaga ng income, no, na talagang masayang-masaya sila dahil sila kahit crisis, nag-earn, no? So that means having this opportunity na talagang they took risk. Okay? Dahil naniniwala nga sila eh, naniniwala sila na they deserve a better life. That's why they took risk. Okay? Na hindi sila yung, okay, so anong pakialam ko, okay lang na ako'y ganito na, something like that. Bahala na si Batman, bahala na ang Diyos sa akin. Guys, that's so wrong. Okay? Binigyan tayo ng Panginoon na talagang pag-asa. Okay? Hindi naman po pwedeng, alam mo yun, yun nga yung sabi ko, hindi binigyan ng Diyos ang ibon ng pugad agad. Alam niyo yun? Ang ginawa ng Diyos ay etong itong mga damo-damo, okay? Nagawa siya ng mga damo, no? Binigyan niya ng brain, si ibon, ng kakayahan, ng talento na magbuo ng kaniyang nest. Pero hindi agad-agad ay, ayan, ibon, eto na yung pugad mo, no? Hindi. Binigyan ng kakayahan ng Panginoon na mag-isip ang ibon kung paano gumawa ng pugad. Sinong naniniwala? Dahil etong ibon na to, syempre, kailangan niya ng bahay, no? Kailangan niya ng nest, no? So, ganun din tayo, guys. Binigyan tayo ng Panginoon ng isip, no? Ng isip para tayo ay mag-isip, no? Na, okay, ano ba yung dapat kong gawin? So, eto ang gagawin ko para mabago ang buhay ko. Okay? So, ayan, yes, I deserve a better life. Yes. Kasi nakikita ko yan dahil you are doing your best. Okay? Kahit madaling araw, alam ko, nag-aaral ka. And, yan ay, is knowledge is always, we need that all the time. Okay? So, ayan. So, talagang, yan ay nasa atin lahat. Okay? So I hope may natutunan kayo and I hope naniniwala ka na you deserve a better life. And kung naniniwala ka na you deserve a better life, so that means you need to take something, you need to take action, you need to do something in order for you to get that life you wanted. Okay? So just like Coach Lou, just like CEO, just like my team, and congratulations again my team dahil kayo ay hindi tumitigil. And again, walang hanggandong pasasalamat ang ginagawa ko
Pasasalamat buhat sa akin na you guys, kahit hindi nyo ako kakilala, nagtiwala kayo sa sarili nyo na pagkatiwalaan ako na maging sponsor ninyo kahit hindi nyo ako kakilala dahil sa may gusto kayong mabago. And lahat ng resulta ko, uulitin ko, lahat ng resulta ko, I am so blessed dahil nakilala ko kayo. Kasi kung wala kayo, so wala ako dito nagsasalita na sa harapan ninyo na nagsishare ng mga ganitong wisdom. Wisdom nga ba ang tawag doon? Yan. So, nakapadyama na si Coach Lou. Thank you so much, Sisi Mylene. Yan. So, si ang team ko, ang Star Legends, no? A lot of us, no? Meron talagang mga talento, no? So, ayan, sabi ko kay Sisi Mylene, nung unang-una kong makita, no? Si Sisi Mylene, isa sa affiliate ko, na talagang action taker din. Nung unang makita ko, yung kanyang mas, no? Sabi ko, Sisi Mylene, may talent ka. What you have to do, pag uwi mo ng Pilipinas, ay magtayo ka ng tahian. Sabi ko, kasi gusto ko yung ano niya, yung ginagawa niya. Kasi mahilig din guys akong manahe. So I can see kung sino talaga yung ano. Alam niyo yun, meron akong kakayahan na makita, no? Na this person ay may kakayahan talaga na gawin ang isang bagay. Okay? And yung iba, I know may mga kakayahan tayo. They just need to cultivate and develop that. Okay? So, si Sisi Miley, nakita ko, Sisi, I want that. So, ngayon, nung makita ko ulit yung kanyang ginawa, sabi ko, Sisi Miley, gusto ko yan. Kasi, sabi ko sa kanya noon pa, pag umuwi ka, ay pagtayo ka ng tahian, mga kurtina. Kasi mahilig ako sa kurtina, mahilig ako sa, alam nyo, magagandang kurtina, ganyan. So, ako nananahi ako noong ako ay nasa Pilipinas, mga kurtina. Ako tumatahi ng kurtina ko. No? Sabi ko, eto yung gawin mo, so mag-hire ka ng iyong mga ano. So, yan. So, step by step. And then, yun nga, dito marami akong nakikitang talent, no? At marami akong nakikitang mga talagang magiging creative, no? So, I hope guys, if you want to change your life for a better start now, thank you, coach. Sabi naman ni Sisi Ayagil, yan. So, si Sisi Ayagil, congratulations, Sisi Ayagil, sa iyong milk tea. Yan. Gusto ko yung ano, gusto ko yung kanyang, yung iyong milk tea. Yan. Mahilig ako sa milk tea. Sige, dadaanan kita sa inyo. Okay? At who knows, baka mag-franchise ako ng milk tea mo, di ba? So, ayan. Okay? So, well, hindi pa lang si Coach Lou makagawa ng isang ano ngayon kasi nandito pa ako sa Hong Kong. Mahirap kasi yung gagawa ka ng isang bagay na nasa, wala ka sa Pilipinas, no? Walang talagang mag-aasikaso, no? Na 24 hours para sa pagpapagawa mo ng ganito, pagpapagawa mo ng ganyan. But again, nakaplano na. So, welcome and welcome kayo dito. Okay? Welcome kayo ng mga nanonood dito. Just connect with me and ask kung ano ba 'yan. And again, ang announcement ko guys, sabi ko nung isang araw ay magla-live ako, 'di ba? Meron akong ipinost na comment kayo doon sa ipinost ko na 'yon na kung ano yung problema ninyo, life problem ninyo na hindi nyo pa nare-resolve. Lalo na kung hindi ka pa Star Legends, guys. Okay? Kung hindi ka pa Star Legends, meron kang hindi nakukuhang pangarap mo, meron kang problema na hindi mo malutas-lutas yung life problem mo. So, I can have one-on-one coaching kung ikaw ay hindi pa Star Legends. I can give you one-on-one coaching. Okay? So, but kailangan kong mag-comment ka, no, para magkaroon ka ng access sa one-on-one coaching. And I will walk you through, I will have one-on-one coaching para somehow ay matulungan kita, no, kung bakit hindi mo pa siya naaabot yung pangarap mo, bakit wala pang nababago sa buhay mo. Pero wag kayong mag-comment Star Legends ha, nang hindi ako makagawa ng page. Diyos ko, guys,
Punta lang kayo kay YouTube. Ang katapat nyo lang ay si YouTube. Hindi yan life problem, guys. Okay? So, si YouTube lang ang katapat natin. At saka si Kuya Google. Okay? So, ayan. Thank you so much. At sana may natutunan kayo. And always believe in yourself, guys. Kung ikaw ay nanonood nito, hindi ka pa astrologians, hindi ka pa followers, or nagpa-follow ka lang sa akin, you're not actually my followers, na katulad nung ano, is you are here, kaibigan kita. Okay? Hindi man tayo magkakilala. Okay? And I hope marami kang natututunan dito sa aking mga pinagyayayaw-yaw. Okay? Ito yung mission ko. Okay? At yun nga, kung ikaw ay wala ka pang ginagawa, you have to do something. Okay, and thank you so much. Sana ay may natutunan ka. See you soon. Natawa si ano? Natawa si Jennifer. Thank you all so much. Good luck and God bless you all. Happy Sunday and good night. Yan. Manonood ulit si Coach to ng training, no? Hanggang sa makatulog na uli. So thank you so much. Good luck sa inyo lahat. I love you all.